ang value ng Barbies na yan. Back to my channel, Sheryn Regis here, and of course my partner Mel Diguia. So today we are talking about Barbie dolls. So yeah, you may say she's not that young to play with Barbie dolls. Correct, but Barbie dolls are not just for girls, little girls or young girls. No, but for all the collectors who love Barbie, just like me. And, well, you may ask me a lot of questions about Barbie dolls. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Pero isa lang alam ko, natatakot ako sa mga Barbie dolls. Nawala lang yung takot ko nung nalaman ko yung mga presyo. Diba? Yes. Ayun. So, we're gonna use a mic. Kasi nasira na po yung aming mic ba na ginagamit, di ba? Yes. So, we have no choice but to use this. However, let's start lang ga. So, yes, I'm very curious dito sa mga collection mo kasi alam ko, hindi pa to lahat. 1/4 lang. Wala lang to. Ito lang yung pinaka-highlight ko talaga sa lahat. So, probably more or less 100 pieces dito sa Pilipinas. Kasi, nag-collect din ako ng Barbie doll sa Amerika. But, ito yung nasa Pilipinas, ito yung mga isa sa mga pinakauna kong kinolect around the world. Kasi pag nagta-travel ako, kahit saan, hihanapin ko talaga yung anong bago ng Barbies ngayon. So my question is, kailan ka nag-start mangolekta ng Barbie dolls? Okay, I started 2002. So wala pa ako sa showbiz. So ang masasabi ko talaga is much cheaper yung mga, ano ko, hindi siya collector edition. Mm-hmm. Kasi nga mas mura yon. Ang collectors kasi mahal. Mm-hmm. So, nag-start ako kasi since I was a kid, I have not played any, like, a single Barbie. Wala. Manika ko. Dati kasi na-feature na rin ako kay Corina Sanchez. Mm-hmm. Sinabi ko sa kanya, how I play the bottle ng cola para maging Barbie doll ko. Dinudrawing ko lang mukha. So, well, wala akong Barbie doll. So, nung nagkapera ako, nung nag-college na ako, nag-teenager na ako, kumakanta na ako. So, some of my money, iniipon ko para magpalit. Mag-buy of Barbies. So, yeah, as of now, as you can see, I'm collecting a lot. Not just like ordinary Barbie, but limited edition collectibles na Barbie. So, nung pinag-uusapan namin to, ano, itong mga Barbie dolls na to, kasi syempre, for me, hindi naman talaga ako mahilig sa Barbie. Siguro ako pupugutan ko ng ulo yan before. Mas gusto ko yung mga pellet gun ba, nung bata. So, yun. So, dito sa mga Barbie dolls na to, ako, mamaya ako sasabihin sa inyo, yung worth niya ba, yung value niya ngayon. So, nagulat talaga ako, kasi para sa akin, pwede ka pala magpatayo na ng bahay. Not exactly yung malaking bahay, no? Pero makakapagpatayo ka na ng bahay and makakabili ka na ng isang bagong sasakyan. So, ganun yung price niya yung nakikita nyo dito. So, okay, Inday. So, for 2 decades, since it's 2022, di ba? Nag-start ka mong ulit noong 2002. So, 2 dekada na, no? Ano yung pakiramdam ng may ganito? May collectibles ka na ito. It has a collector. Kasi ako, spices and ingredients yung kinukolect ko. So, ikaw? Sa akin, parang achievement ko at nakikita ko yung hard work ko. Kasi hindi ko siya makuha kung hindi dahil sa pagtatrabaho ko. At syempre, hindi naman lahat to ay binili ko. Kasi some of the supporters I have, they know that I collect Barbie dolls. So, binibigyan nila ako. Mm-hmm. Kagaya ni, no? Yung mga nagbigay. Kagaya sa ni Sir Mitchell Lulier and Amparito Lulier, may-ari ng M. Lulier. Uh-huh. Lang Lulier, mga Lulier. Uh-huh. So, ang binigay niya ay, of course, galing sa kanyang anak na designer na si Monique Lulier. Uh-huh. At ito'y nagkakahilaga din ng mataas din na presyo. Uh-huh. That's for sure. Syempre. And then, ito ay ang? This one. Alin dyan? The Monique Lulier Bride Gold Label Collection. Pag tinawag mong gold label, pag tinawag mong gold label, anong ibig sabihin? They produce only 25,000 around the world.
25,000 pieces of dolls. But this one, since limited talaga to, 8,500 lang ang na-produce nito. At isa ka sa mapalad. Isa ako sa mapalad at hindi ko binili ito kasi pricey ito. So, binigay talaga sa akin. And I can show you the picture. Down below. So, ayan, yan, yan. Nakita nyo, no? So, grabe. 8,500 people ang nagkaroon at. And in fairness kay Inday, magaling siya magtabi, no? Kahit nandito lang siya, kasi magaganda pa rin talaga. And makikita mo yung quality, hindi talaga siya mumurahin. Pero ako, kinakabahan nga ako dito. One time ako, tinago ko talaga silang lahat. You know why? Kasi parang pakiramdam ko, nakatingin silang lahat sa akin. So, takot ka. So, sige, Inday, pwede bang enlighten mo pa kami sa mga Barbie dolls na to? Okay, ano yung pinaka-paborito mo dito? Well, ang paborito ko talaga dito ay itong apat na to. Since ito ha, nung nakita ko sa internet magkano presyo nito, itong green na holiday Barbie, special edition. Oh my goodness. Alin dyan yung green holiday Barbie? Ito siya. Pwede bang pakikuha mo yan sa akin? Ayan. Ito ah. Ayan. Okay, nakita ko sa internet. Oh my gosh, I can show you guys magkano talaga siya. So, Insert na lang natin kung magkano, no? Yes, since 1995 ito, I bought this from Mattel mismo, factory sa California. Pumunta talaga ako doon sa Mattel factory kasi ito yung mas mura, pero na makikita mo yung mga vintage or mga mas luma-luma na Barbies na that time parang feeling ko ay mura na compare sa mga bagong-bago talaga. So kung sinabi mo na dinadayo mo pa siya, anong nafe-feel mo? Ano yung feeling ba? Oh my gosh, parang heaven. I felt like Mattel for me is heaven. Yung Mattel factory sa California. Masasabi ko eh, parang it's a dream come true for a Barbie collector like me. Mm-hmm. Yeah. So, sa lahat ng dito na nakikita natin, hindi pa talaga to mga palanggaan, no? So, ayan, nakikita niyo na si Inday. Puno to. Meron pang nasa labas. Actually, hindi pa talaga to. Pero sabi ko, pilitin natin medyo maipakita naming lahat sa inyo, di ba, Langga? So, yes. Ano pa dyan, Langga? Ako dun, curious ba ako dun kay Moana? Si Koreana. Ayan, si Koreana. Princess of the Korean Court, ito. Ito po ay nagkakalaga ng tumataginting na $1,515, more or less. Kasi, kung masasabi natin, pink label siya, but pink label. 25 years. Can you check that, Langga? Can you get that? Yan. Kasi pink label, ang ibig sabihin naman ng pink label, Langga, is ano? It's for keepsake. Collectors talaga siya. Pink label, in a way, syempre mas mahal yung gold, black, and platinum. Pero ito kasi siya, since hinahanap, kasi konti lang yung na-produce din yan, kahit pink label siya. Princess of the Korean Court kasi. Ewan ko bakit sobrang mahal. Basta makikita nyo po. Ah, okay. So may nabasa ako dito. So meron palang platinum label, which is yung pinakamahal. Gold label, na nakita ko madami kang gold, silver label, at saka yung pink label. So, apat sila. So, yung platinum label, for your information, mga palangga, is 1,000 lang yung pinuproduce nila. Yes, at ang price niya sobrang mahal talaga siya. So, parang if ganun lang ako na wala akong ibang priority, bibiling ko talaga siya. Pero, you know, as a collector lang, parang kung saan lang ako maging sakto lang sa budget ko. Sakto sa budget yung $1,500 sa tingin mo? Hindi, kasi mura yung pagkabili ko nito. Oh, yeah. Because as what they say sa internet ngayon, kasi may mga nag-release na ngayon na parang if you have that, if you still have that Barbie as of now, as of 2022, be happy kasi pricey na siya. Kung hindi man siya pricey nung binili, ngayon naging pricey. Kasi ito produced 2006, 2005, 2007, yun yung mahal din. Mm-hmm. So, ito yung hinahanap. At isa din doon ang masasabi kong naluloka ako. Mahal din. Because as what, katulad ng M. Lulier Barbie, kasama si Geisha Maiko sa mga one of the 20 expensive Barbies. Collectible Barbies. Ito. And nakilala ko yan. Valuable. Sino to? Geisha. Oh, Geisha nga siya. Kaya nakilala ko siya. Si Geisha siya. Maiko. Oh, it's a gold label. You can see gold label. Bakit siya ano? Kasi siya talaga napaka typical na Japanese.
pinakita uh-huh. yung culture, tradition dito yeah, sa costume na to. Pulido. Yung mga Barbie, hindi siya basta pulido. Actually, hindi ko mahawakan yung mga Barbie dolls ni Inday, no? First, hindi talaga ako mahilig. Pangalawa, nung nalaman ko nga yung mga presyo niya, parang lalong ayokong galawin. Parang, oy, okay, save it. Parang punasan natin lagi yan. Alam mo yun, kasi ganun kadami. And then, may napansin ako yung Versace. Yeah, Versus. Gold label also. Ayan, yung Versus. Ayan, anong yan? Pwede pakita mo sa kanila yan? Oh my gosh! Ayoko kasing masira sa box kasi mawala yung value niya. Ayan. Ito yung Versace gold label Versus. So, hindi siya kasing mahal talaga ni Maiko, pero pricey din talaga kasi papunta na siya sa $300 mm-hmm. as of this year. Pero napakaganda. May baka magtanong ka na, bakit gustong-gusto mo yung Barbie dolls? Because I like the outfits, the dresses, the fashion. So I may say, it's kind of like a fashionista like me. Yan talagang dream ko, makita yung iba't ibang costumes sa iba't ibang years. Mm-hmm. Yan yung ano, kaya yan importante sa akin. So hindi dahil sa Barbie dolls yung face, kundi doon sa costume nila, yung outfit? Uh-huh. Ewan ko, basta ako talaga isang Barbie doll fan. Ever since. Ah, sige. So, sa sobrang kompleto talaga niya, no, ipapakita ko sa inyo to isa-isa later kung ano ba yung mga meron pa siya. So, meron siyang diva, meron siyang, ayan, iba't ibang klaseng divas, meron siya yung mga princesses, may bewitch. Ang galing din sa ano, ano pa yung nakita mo lang gana parang, namangha ka agad? The princesses, yung mga Disney characters lang ga, nandito. Disney? Walang Disney, puro Mattel yan. Ay, Mattel. Ah, joke lang pala. It's a prank. I'm princess of the world. yan nga yung sinasabi ko. Hindi Disney. Ay, hindi ba yung Disney? So, yan kasi, princess of the world. Langga pa Disney. Forget princess. So, sorry na. Ito na lang. Oh, di ba? May witch dito. Wizard of Oz. Wizard pala to. Well, wala talaga akong alam lang gano. It's obvious naman, hindi ako nagmamagaling. Basta kasi ako, for me, pag princess, Disney na yan for me. Yun na yung kilala ko. Tama ka naman kasi whenever you say princess again, Disney agad. Yeah. Which is like very, very common sa atin. But ito kasing si Mattel, since Barbie ang ano niya, since Barbie, Barbie is owned by Mattel. Oh. Okay. Parang brand na yan. So, tapos? Si Ate Barbie. Ay, ito! Diba? Disney to? Hindi ko na siya sinali. Pero under Mattel. Uh-huh. Pero kung princesses ang pag-uusapan, Princess of the World ang meron ako. Oh, ang dami, princess of the World. So, papakita ko sa inyo isa-isa. Hayaan nyo ako. So, langga. So, pakilala mo sa amin to, no? Mm-hmm. Ayan. So, kukunin natin. Tara, samahan nyo kami. Ito. Ayan. Ayan. Okay, based also sa mga movies. Okay, one of the movies na gustong-gusto ko ay ang Titanic. So look at the doll. Ayun, si Titanic. Okay. Okay, from and then the diva. Diva kasi gustong-gusto yung diva. And then eto si from Scooby-Doo. Ayan. So Monsters Unleashed na Scooby-Doo. And Bewitched na movie. Remember the movie? Yeah, yeah, of course. Bewitched. And ay, then sinasabi ko on the princesses. Because it's like, ayan, Dolls of the World. Princess of Holland, Princess of Ireland, Ancient Greece. Ayan. So, nandyan sila lahat. May Holiday Barbie, may year pa. Kompleto si Inday dyan. May 2007, 2008. Nagkahiwa-hiwalay lang. Ayan, oh. From Sea's Chocolate. Ayan. Barbie, ayan. Ang ganda sa may likod namin, sobrang dami as in. And then ito pa, so lang ga ito, may Batgirl ka. Yes, Batgirl. Oh, wait! Ano to? Munchkins from The Wizard of Oz. Munchkins. Okay, ito. Barbie, ano din sa Barbie yan? Yan yung, like sa Batgirl, meron din akong Catwoman. Where? Elektra. Ayun, si Catwoman. Yeah, may Wonder Girl. Ayan. Barbie ni Inday. Ayan siya lahat. So, sobrang dami lang. Prinsesa. Langga, tinan mo ito, oh. Ito yung nakita ko, may presyo talaga din. Sabi ko, hindi ko in-expect. Magkano yan? Magkano?
Nasa $300 okay, plus. Okay, so insert natin yung price nito. Ayan, si Dolls of the World, Scotland. Mm-hmm. Ito. Ayan. They're celebrating 50 years. So, alin pa dyan yung may mga price lang? Ito, say, this is Silver Label. And the Enchantress, si Paul Frank. Paul Frank is a designer also. Si Kimora Lee Simmons, ito din. May insert tayong presyo dyan. Ito sa, ito sa kanila dito. Uy, yung Lord of the Rings ko lang ga. Pakita mo. Ayan, si Galadriel. At isa din, magaganda. Ito yung Silkstone Barbie ko. Parang vintage siya. Ito si Just Baby. Ayan, i-ano natin yung mga presyo nila. Okay. At ito from Badgley Mishka. Actually, ito mga Barbies, nakuha ko din kung sino yung mga designers nila. Like Bob Mackie, Badgley Mishka. Yung mga 80s, 90s, till 2000 na mga designers. Meron ka pang nasa baba lang. Meron pa. I told you. Mattel also produced that. Ito. Ayan, si Belle. Yeah. Peppermint Silver Label. This is Silver Label. Ano din? Ilalagay nito yung impression. And of course, diva ang pag-usapan. Do you believe in life after love? Sure. Yan. And ito, ang ano din lang ka ito. Pag-usapan natin yung vintage Barbie. Okay. Vintage. When you say vintage, okay, sabi nga nila, why do you say it's vintage? Kasi nabasa ko na ang vintage ay nasa 1966. Ito 1966 kasama siya. And that 1959 to 1972, gumawa ang Japan. Sila, made in Japan lagi ang Barbies. Uh-huh. Noong 1959 to 1972. And then, makikita mo na rooted eyelashes. So, focus natin yung eyelashes ni Ate Barbie. Kailan ha? Ayan. Wait. Ayan. Pa-focus siya. Kita mo? Oh, wow. And then, nakita ko kasi lang baka mabastos si Barbie. Mayumi, sina! Baka mabastos kasi si Barbie kasi mapapakita ko yung puwit niya. Okay. Sige. And then, you tell us a story. Okay. Ang puwit niya naman dito, may nakalagay na tingnan mo lang ga. Okay. Yung baral pa lang. Ano yun dyan? 1966. Ah, patent, okay. And then made in Japan. Okay. Let me show it to you mga palangga. So, ayan. May nakalagay talaga sa kung ano yan. Ayan. Pilitin natin. Okay. 1966. Made in Japan. Oh, 65. 66. Oh, yeah. Tapos, made in Japan. So, napakatanda na nitong Barbie na to. Sobrang tanda I'm talaga. I'm very sorry dahil ginawan namin yan sa'yo, but you're still pretty. Diba? Pero kasi ngayon, di na masyadong naglalagay ng lashes. Ang iba lang. And, trivia. Mm-hmm. Not until year 2000, naglagay ng belly button ang Barbie doll. What? Again? Belly button. Yung pusod ba? Delta mo, oh. Ang vintage. Mm-hmm. Wala siya, pusod. Oh, yeah. Walang puso. Tsaka hindi nabibend yung ano niya, yung legs. Tama mo. Ang nabibend lang yung hips. Ganun lang siya, pwede. Pero matibay siya, ha? Sobrang tibay niya. Hindi mo siya mababaluktot. Ayan, no? Hindi. Hindi, no? Mm-mm. So, yeah. Tsaka ang buhok ay napakaganda ng pagkalagay. Makapalo. Hindi nalalagas. Buti pa siya. Pero okay. Ang cute talaga. Tsaka, kita mo yung mukha ng Barbie, hindi siya sobrang slim. Sakto lang. Napaka-cute cute, ng mukha. No? Chubby face. Compare mo sa ibang Barbies na parang naiba na rin kasi parang pa-model. And, 2016, lumabas yung different katawan ng Barbies. Like, may curvy, may slim, may putot. Slim ba? May putot, may maliliit. Uh-huh. Tsaka may mga matatangkad. So, sobrang happy ako noon na bumili talaga ako sa America nang sabi ko, dito ako sa curving maliit. Aha, tama ka dyan. So, maganda talaga yung nagawa mo, no? Na nangulit ka. Hindi ka ba, ikaw ba, somehow, ano yung feeling? Ang feeling ko? Sobrang... Na, kasi for 2 decades, di ba, na ginawa mo tong pangongoleksyon mo, yung pangongolekta mo na, syempre for me, as hindi naman ako mahilig sa Barbie,
'di ba? At hindi ako nangongolekta kasi some of the Pinoy o people or human, 'di ba? Kasabihin, ay sayang. Sayang yung pera ay, mo sayang ganyan. Sayang naman pera. Ano na, binibili mo lang Barbie. Alam mo na, ganyan yung mentality ng iba. Ano masasabi mo yan sa mga ganyan? Masasabi ko po ay kagaya ng sinabi ko kanina ay sa makakaya ko lang sa kasi iba-iba din akong priority. Pero para sa parang nasatisfy lang ako ba kasi nakuha ko yung gusto ko since I was a kid. So, pero until na, parang ngayon, hindi naman na ako masyadong nag-collect ng Barbies. Ang masasabi ko ay, hindi sayang. Kasi, nakuha ko yung gusto ko. At pinaghirapan mo. Pinaghirapan ko talaga, pinagtrabahuan ko you talaga. You work hard para makuha mo, mabili mo pa rin yung gusto mo. But it doesn't mean hindi mo alam yung priorities and responsibilities mo. So, correct. Yung pagiging collector mo, talagang, yan naman katas ng iyong pagsusumikap. Katas ng aking pagsusumikap, correct. At hindi naman lahat ng Barbies, parang naging bisyo. Hindi siya parang bisyo. Bisyo. Hindi, kasi nakakuha ko yung parang percentage na, for example, babayaran ako sa ganito kasi pupunta akong Amerika or sa Europe or sa Middle East, bayaran akong ganito, mamimili ako ng probably tatlong Barbies lang. So, tatlo-tatlo lang or apat. Dati gusto ko ng sapatos, Barbie dolls. Ngayon, naging mas aware ako sa mga ginagastos ko. Yan, yun ang alam ko kasi nakuha ko na eh. Nakuha ko na talaga. Ako yung taong hindi mahilig sa mga bags or mga ano dyan na mga branded na damit. But I love kung may presyo yung Barbie ko. Mm-hmm. Iba din. Ayan, so maraming salamat lang, guys. So sa tingin mo ba, ano ba ma-advise mo sa mga parang gusto din magkaroon ng kagaya ng sayo ba? Yung collection and gusto din nila is Barbie. What can you say? Anong advice ang mabibigay mo sa kanila? Pag gusto niyo yung Barbies, look for mga like second hand Barbies. Kayo kasi nung hindi ko pa naalam kasi na pwede pa palang second hand in mint condition. Mint condition means okay pa, nasa box pa. So pwede niyo bilhin, pwede siyang mura lang. Maghanap talaga kayo ng mura online kasi uso na ngayon ang online. Dati hindi. Pupuntahan mo talaga sa stores. If you want it, you can get it. Anytime, as long as hindi siya extra para sa budget mo, hindi super ano, kung kaya lang. Okay, last question lang ga. Ito na, ang pinakaiintay nating lahat, ano. Magkano ang value ng Barbies na yan? Ano? Dito, sa dito lang? Oh, ngayon? Yeah. Magkano? Almost ₱1,000,000. Wow! Diba? So, ayaw mo ba sabihin sa amin talaga huwag ka, no? Pero anyway, sasabihan na nga natin sila. So, yes, yung nakikita nyo lahat dito, mga palangga, ayan, is nagbavalue siya yung work niya. As of now, $1,000,000. Yes. Diba? Kasi mas patagal, kasi nga vintage yung iba. Mas matagal, mas... Limited pa. Mas pricey na. Some of them, they called it rare. Rare collection, yes. And valuable collection. So, Langga, ano pa masasabi mo sa aming lahat? Collect whatever you want as long as hindi sasapol sa budget. Parang hindi ma too much ba sa budget. But if you really want it, you can get it. Parang gusto mo lang follow your dream. Kasi this is my dream. It's a dream come true to have Barbies like these. So, happy ako. At saka alam ko, may papamana ko pa to sa aking mga apo. Okay, last question. Ito. Do you think yung magiging apo mo, gusto din yung Barbie? Ayun, ay depende. Kasi yung si Sweetie nga, hindi nag-stop na yung hilig sa Barbies. So, hindi ko alam. Siguro, ito'y pamana lang. Dito, parte na naging buhay ni Sheryn sa mundo. What if may nakakita nito na viewers, di ba? Viewers natin na nakakita. Tapos, gusto nila bilhin yung isa dyan sa Barbie. Pagbebenta mo ba? Why not? Kasi parang dream come true din nila yan. Aha. Pag gusto nila. And you're almost done, na? Sa ganyan? Yes, kasi parang, it's something na parang, hindi ako nagsawa, ha? Na gusto ko na lang ding i-share. Na-fulfill mo na. Na-fulfill ko na yung gusto ko, nakuha ko na yung gusto ko. Aha, at saka meron talaga siya niyang doble-doble yung Barbie niya. Pare-pareho na, hindi niya na at
yata alam. Mm. At syempre, ito yung masasabi ko. Nagpapasalamat ako sa lahat-lahat din ng mga supporters ko na nagbigay ng Barbie dolls ko. Kasi kung wala din sila, hindi madagdagan yung Barbies ko. Mm-hmm. Yung yan gusto ko kasi parang sabi ko, langga sa sobrang dami ng Barbie mo, parang gusto ko na lang magpagawa ng sarili nilang kwarto. Oo kasi nga parang eh. Nila akong minumulto. Hindi oh. Andito kasi sila sa kwarto. Yeah, anyways, thank you so much Langga for sharing us your collections. At syempre, at least somehow nalaman namin kung ano ba talaga ang hilig ng isang Miss Sheryn Regis, di ba? Yes, aside from singing, of course. Aside from singing, gustong-gusto ko Barbie. Isang girl na girl ka te. Baklang to? Yeah. So, thank you so much. So, anong aabangan namin sa'yo? By the way, we would like to say thank you so much. Thank you so much for watching. And sana po isuportahan nyo kami again and again dito. At maraming salamat sa pagmamahal ninyo. This is Sheryn Regis and nasa camera ko. Of course, ang nag-iisang... Hello! Ang nag-iisang Melody. Ayan, so... Yes, Langga. Dito na namin tatapusin to. Again, maraming salamat po sa inyong lahat, mga palangga. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and the bell button for your notifications. Yes. Para po, kasi malapit na. I think, bago ko pa nga i-upload to, 100,000 na ang Langga ko, di ba? Wow! Congratulations! So, sa mga hindi pa, madami pa tayong aabangan sa mga istoryahe ng buhay ni Sheryn Regis. Oh, wow! Istoryahe na! Oho! So, see you on our next vlog. So, bye Langga! Bye! Mwah! Ayan! God bless everyone!